Yo, what's up mga kapitik? It's me, Eli Matas, and welcome sa aking channel. At syempre, kung bago ka pa lang, consider to subscribe para naman na maging magkaibigan tayo. And at the same time, pakihit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga latest uploads ko. So yun guys, it's more than a year simula nang pumutok itong pandemic. At napakaraming bagay yung na-miss natin or mga bagay na dati nating ginagawa na hindi natin magawa ngayon kasi nga merong mga restrictions na in-implement sa atin yung mga authorities in order for us to become safe. And syempre, para naman maging safe din yung mga taong nakapalibot sa atin. And even I myself ay napakarami kong bagay na miss. Bilang isang hobbyist, photographer, and videographer ay napakarami kong mga bagay na hindi na nagagawa ngayon. Kaya nga, ito rin yung nag-lead sa akin para pasukin itong YouTube world. Kasi syempre, that's what I have said, bilang isang photographer and hobbyist videographer, ay yung mga equipments ko ay hindi ko na nagagamit. So instead na masira siya sa taguan or mabulok lang at nakatago, ay gamitin ko na. Nag-decide ako na i-utilize yung aking mga equipment through YouTube. And bilang isang small YouTuber, hindi pala madali. Maraming bagay na kailangan mo i-consider. Kailangan mo isipin yung mga contents mo. Hindi pala siya basta-basta. And in the past few days, ay nag-iisip ako, ano kaya yung mga videos na i-upload ko? Ano kaya yung mga videos na i-content ko? Ano kaya yung mga videos na i-shoot ko? Wala rin naman akong pagkakataon na lumabas kasi nga pandemic, medyo restricted tayong lumabas. Nag-i-struggle ako sa ideas. Kasi marami akong gustong gawin. Limited ako sa time. And at the same time, restricted tayo sa mga areas na dapat natin puntahan. Iniisip ko ano yung content na pwede kong ilagay sa aking channel in order for me to maintain the consistency. Target ko kasi ay at least every Friday meron akong upload para makita ni algorithm ni YouTube na yung channel natin ay consistent. And bukod sa consistency, sa schedule natin, as much as possible, gusto nating improve yung quality ng content na i-uploads natin. Ayun. So, yan, bilang isang YouTuber, hindi siya madali. And at the same time, hindi rin siya mahirap. So, ayun, struggle sa pag-iisip ng content. So, I decided to go back to my archive. Kasi nga, hindi tayo makalabas para mag-shoot. Basta-basta. And dito sa lugar namin, sa Middle East, dito sa bansa na kinalalagyan ko ngayon, hindi ka pwede mag-shoot basta-basta lang. Maraming mga permits. So yun, binalikan ko yung archive ko and namili ako ng pwede kong i-content. And I think gagawin kong series itong aking, let's say, throwback videos or throwback Friday. Yan. Hindi ko alam as of now. At siyempre, gusto kong i-share sa inyo yung mga bagay na ginagawa ko noon. At ang napili kong file ay yung sinalihan ko na Worldwide Photowalk ni Scott Kelby. It was, I think, 2 or 3 years ago. Ayan. So, may mga footages ako dito. Gagawa ko siya ng flow para at least makita nyo yung behind the scene dun sa event na sinalihan namin. So, itong Scott Kelby is a worldwide photo competition. Ang team nito ay street photography. So, hindi ko na patatagalin. Tara, samahan niyo ako. Sabay-sabay nating panoorin. And I hope na magustuhan niyo. When we rewind, we've
Hi everyone, we would like to invite you to Scott Kelby Worldwide Photowalk, Doha, Qatar 10th anniversary, right here, right now, October 7, 2017. I would like to thank our sponsors, Fuji, DPSC, and the Bautista Photography. We would like to thank our sponsors for our annual Scott Kelby Worldwide Photowalk, Fujifilm and DPSC. Another broken plate, another called off date. We never seem to get it right. Another heart attack, words that we can't take back. We are the reason opposites attract. Once you slam the door on the second floor, I regret it all. When I think it through, I can help the way I feel for you. Make me lose my mind like all the time, it still feels right. Stuck in an endless fight like every night, it still feels right. Even the words can sting, I wouldn't change a thing, cause without you everything means by the phone, hoping you'll answer yours. Baby, let's talk until we're fine. You've been in bed for days, empty without me, you say. Can't you just magically turn up in mine? Then you knock on my door on the second floor and I feel okay. We just made it through and I love the way I feel for you. Make me lose my mind like all the time, it still feels right. Stuck in an endless fight like every night, it still feels right. Even the words can sting, I wouldn't change a thing, cause without you everything means
At ayun nga, no, maraming bagay na sobrang nakakamiss na gawin. Gaya ng napanood nyo, ito yung mga ginagawa namin before na hindi ko na basta-basta magawa ngayon. And I'm hoping na as soon as possible, mawala na tong COVID na to at makabalik na tayo sa ating normal na ginagawa. Or sabihin na natin na magawa ulit natin yung mga bagay na gusto natin gawin. Gaya nitong hobby ko na photography and videography, which is as of now talagang nakakamiss. And at the same time, yung mga equipment natin ay nasisira lamang ng hindi masyadong na-utilize. Pero syempre, kailangan nating sumunod sa protocols na in-implement sa atin ng authorities. I do believe na kayo din meron kayong mga hobbies na hindi nyo na nagagawa ngayon at namimiss nyo gawin. Let me know, i-comment nyo dyan sa comment section sa baba. At babasahin ko yan, malay nyo, magkaparehas pala tayo ng hilig or ng hobbies. Makabuo tayo ng community na merong same passion. At maraming salamat sa pagsama nyo sa akin at nakarating ka sa part na to ng video. Kung nagustuhan mo, make sure to click that like button. Subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Hit the notification bell para updated ka sa mga latest upload ko. At syempre, see you sa next video ko. Bye-bye!